Lahat ng mga tao merong hanap buhay. Yung ibang hanap buhay, formal, you get paid, merong mga oras, merong license. Yung iba naman, informal, but lahat tayo may papel sa buhay. At pwede nating tawagin nyo na role natin or hanap buhay natin, trabaho. Merong mga tatay, nanay, merong magulang, merong anak, may mga empleyado. Lahat tayo may ginagampan ng papel. Pag-aaral natin ngayon, sa lalo pang pagkadakila ng buhay natin, sa buhay natin ng Panginoon, pinamagat natin, love your livelihood. Mahalin ang hanap buhay. And when we say hanap buhay, it's not only your formal profession, but whatever you do in life and whatever puts you in relationship with other people because of a role, yan po ang ating ibig sabihin na dapat mahalin. Salamat o Diyos dahil kami binibigyan nyo ng halaga. Binibigyan nyo kami ng papel sa buhay, trabaho, role, title. You give us value and meaning. Turuan mo kami, Panginoon, na ito'y pahalagahan at lalo pang maging kaluwalhati sa inyong pangalan ang paggawa namin ng mga ginagampanan namin mga papel sa buhay. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa lahat ng blessing na ibinigay mo sa amin ngayon at mga nakaraang araw. Thank you, Lord, for filling our lives with people who help us, people who make our lives more colorful and more beautiful. And thank you for giving us people to care for, to love, and to serve. Right now, Father, we ask that you cleanse us. Linisin niyo po kami para wala maging hadlang, para dumaloy ang mayamang bendisyon niyo sa aming buhay. Be our speaker. Use your servant only as your instrument. Kayo po ang tunay na tinig na nais namin marinig. Gamitin niyo lang kasangkapan ng inyong lingkod. At lahat kami, Panginoon, mapagpala habang ang pangalan niyo naman maitaas namin. Lord, we ask you, lead us, teach us, enlighten us, empower us, heal us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior. Amen. Let's take a look at God and work. Ano ba ang relasyon ng Diyos at ng trabaho? First of all, God works. Ang ating Diyos ay masipag at mahilig magtrabaho. God is a worker. Pagbukas ng tabing ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yan ang unang-unang introduction sa atin sa Diyos, na ang Diyos ay nakita nating gumagawa. He was creating, making great things for His name, for His glory, and also for the benefit of all of His creation, especially human beings. And since creation, God has been working, maintaining, recreating, repairing His creation. God loves work. That He gave man work to do. Yung crowning glory ng kanyang creation, ang tao, binigyan niya din agad-agad ng trabaho. Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Kakambal ng creation ng tao na siya may papel na gagampanan, may trabahong gagawin, may job description. And mostly that job description, that role is determined by how you were created. The Bible says, I am fearfully and wonderfully made. Because God has been creating us and has been aware of us even ever since we are growing up in the womb. Kaya may papel ang tao, may kanya-kanyang galing, kanya-kanyang husay, kanya-kanyang estilo, even genetic makeup will help determine the role that you will have in life. Everybody is going to be needed. So by working and at work, man fellowships with God. Napakadali na makipag-fellowship sa Diyos. Basta nagtatrabaho ka, ang ginagawa mo, yung role mo, yung inassign sa iyo ng Diyos, that part of work for which you were gifted by God, you were designed and cut out for that, pag ginagawa mo yon, kasabay ka ng Diyos na gumagawa because you become a partner and you become a group member of the team. What else is the relationship between God and work? God commands work. Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So most of the days are supposed to be spent working. Paul later on goes one step further and says in 2 Thessalonians 3:10, if a man will not work, he shall not eat. Pero si Paul na yon, that is his take on the value of work. God regulates work. Ganon kahalaga ang trabaho sa Diyos na siya ay involved.
Nagbibigay siya ng mga policies, nagbibigay siya ng mga patakaran, pamantayan, para ang trabaho ay mapasaayos sa kapakanan ng nagtatrabaho, ng manggagawa, at kung may employer, pati nung employer. 1 Thessalonians 5:18, the worker deserves his wages. So, ang Panginoong Diyos ay sanggot, pati sa mga pasweldo, that the wage should be right amount at the right time. May mga utos sa Biblia na dapat pag natapos sa magtrabaho sa isang araw ang manggagawa, ibigay mo na yung bayad niya, huwag mo na ipaghintay ng bukas pa o ibang araw pa. Dahil kailangan na niya yung pera na yon, especially, of course, those are daily wage earners. Isang kahit isang tuka, kailangan bigyan mo na ng pera niya dahil wala siyang panggastos. Exodus 20:9-10, 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. So yung commandment na ito, double-edged. Isa, tungkol sa pagtatrabaho, at yung kabilang side, tungkol sa pagpapahinga. Most of the Ten Commandments were given to men or to masters or to leaders. At sinabi, you will not make your manservant, your maidservant, even your animals work on the Sabbath. So ang kausap, yung employer, nagbigay ang Diyos ng regulasyon para tiyakin na ang mga manggagawa ay makakapagpahinga sa tamang dami ng oras ng pahinga at magtatrabaho din naman ang mga manggagawa sa tamang dami ng araw. God rewards work. Psalm 126:5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Mahirap naman talaga magtanim. Mahirap mag-invest. Mahirap maghanap buhay, pero sabi, yung talagang naghihirap, halos mapaluha sa paghihirap sa paghahanap buhay, ay aani na may kasamang pag-awit ng kasiyahan. 1 Corinthians 15:58, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Now, this is a very special type of labor, the labor that is ministerial, the labor that is directly involved in doing the spiritual work of God. Although all types of work are godly when you don't do it in a bad way and when you are doing it in accordance with your giftedness. Hindi ko mo full-time church worker ka, better ka than let's say a full-time accountant or a full-time street sweeper. Lahat ng papel na yan mahalaga sa Diyos, pero yung may kinalaman directly sa pag-aalaga ng mga kaluluwa, pag-aakay sa mga ito, sabi niyo ganun, yung mga labor na yan, hindi masasayang kahit kailan. Marunong ang Panginoon na magbigay ng gantimpala sa mga nagpapagal at sa mga talagang nagsisikap maglingkod. Psalm 128:2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So if P, then Q. Pag may cause, merong effect. Pag may effect, may cause. What cause? Work. What's the effect? You will benefit. Now that's God and work. How about you and your work, your livelihood, your career, your ministry, your role in life, ang pagiging trabahador mo or employer, ang pagiging manager mo or supervisor, ang pagiging general mo or private, ang pagiging magulang o anak, asawa, kapatid, lahat yan. Anong dapat nating reaction dyan knowing the relationship between God and work? Love your work. Love your livelihood. Anong trabaho nyo, mga kapatid? Mahalin nyo. Kung hindi man yun ang dream job nyo, pero yun ang job ngayon na nagbibigay sa inyo ng makakain, panggastos, mga kailangan sa buhay, mahalin nyo. Kung kayo ay pagpalain ng Panginoon na makalipat, umasenso, makapunta doon sa talagang gusto ninyo, mahalin nyo rin yun pag dumating na. Pero kung ano yung meron kayo, mahalin nyo. Hindi yung naglalaba kayo tapos minumura nyo yung damit. Hindi may ginagawa ka tapos sinisipa-sipa mo yung mga tools dahil inis na inis ka sa ginagawa mo. Habang pinapakain kanyang trabaho na yan, mahalin mo siya. Nagkakaroon niya ng halaga. Love your source of income. Love your source of accomplishment and satisfaction. Hindi lang pera ang buhay. Number one, naghahanap buhay ka para ka kumita, pero hindi lang naman yun. Sa hanap buhay mo, pwede kang magkaroon ng halaga. Nagkakaroon ka ng meaning and substance. Nagkakaroon ka ng identity and role and function. In fact, sabi nga nila, according to sociological studies, ang mga Japanese measure their value by the kind of work they do. Which is an extreme.
Kaya iba, pag nawawalan ng trabaho, nagpapakamatay. Kasi parang nawalan sila ng identity, nawalan ng kahulugan. So kung nananahi ka, huwag mo lang sabihing tahi ka lang ng tahi. A-appreciatein mo yung tahi mo. Dahil sa tinatahi mo, may naisusuot yung iba. Dapat nakikita mo yun para meron kang source of meaning, source of substance. Artists, artisans, craftsmen, factory workers, assembly line workers, lahat ng mga yan, meron tayong input sa pag-produce ng isang bagay. At nagkakaroon ka ng halaga. Kaya nga, kuminsan, nalilito tayo. Akala natin, yung trabaho natin, yung title natin, yun tayo. Because a lot of it is also true na yun ang definition ng kung sino tayo sa sandaling yun. But find happiness in that. Kung kailangan mo magtrabaho, kahit hindi mo gusto yung trabaho, kailangan mo pa rin gawin, edi gustuhin mo na para masaya ka. Kung ano man yung ginagawa mo, hindi mo man yun ang balak na gawin buong buhay, pero habang kaharap mo ngayon, harapin mong mabuti, gawin mong mabuti, do it because it is good to have work. Find satisfaction in the motion, in the process. Kung nananahi ka, nagpipinta ka, nagwe-welding ka, nag-o-opera ka ng mga pasyente, may ginagawa ka, nagkukulay ka ng buhok, find satisfaction in the very act of doing your job. And in fact, when you find a lot of satisfaction and even enjoyment to the point that it becomes almost like play, can you imagine being paid for playing? Kaya nga yung mga talagang nalagay na sa mga tamang lugar nilang trabaho, tapos binabayaran pa sila, napakapalad. Because there are things that you will do without pay, you will even pay to do it. Marami yung mga creative people ganyan. Sasali sila sa mga music band, sa mga dance troupe, sasali sila sa mga kung anong grupo na halos wala naman silang kinikita, abonado pa sila, makasayaw lang. Pero dahil masaya ang ginagawa nila. Tatandaan natin ito mga kapatid, bring your satisfaction a notch higher than financial satisfaction. Kaya nga sabi nila, may dalawa daw klase ng tao, merong naghahalo ng mga bato-bato, simen-semento, tinatanong sa kanya, anong ginagawa mo? Eto, naghahalo ng bato. Yun naman isang tao, the same job, tinanong na ginagawa mo, sabi niya, katulong akong gumagawa ng monumento. O katulong akong gumagawa ng magandang building. Nasa attitude mo yun eh, kung paano mo ma-enjoy yung ginagawa mo. Do not be disjointed, do not think only of that little piece of thing you're doing, but think of the big thing of which you are a part. So find satisfaction in the motion. Find satisfaction in the fruits. Yung talagang bayad, yung sweldo, yung commission mo, o yung puri ng mga tao, yung paghanga nila sa'yo, o yung pagpapahalaga sa'yo dahil maganda yung trabaho mo. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ano man daw ang ginagawa mo ngayon, ibuhos mo na lahat, ang kaya mo, pagandahin mo, give your best, kasi pagka namatay ka na, wala ka nang gagawin. Eh, ang tagal-tagal mong patay. So habang may ginagawa ka, magpasalamat ka at may ginagawa ka. Do, give, and produce your best. Whatever it is. And do not behave as a star when you become successful or fruitful. Yan ang problema ng mga nagtatrabahong naging matagumpay, mabunga, sumikat, tumaas ang ranggo. Do not be absent just because you could. Hindi ko mamataas na yung ranggo mo, late ka nang darating at pa-star ka na. Ibig sabihin nun, hindi mo minamahal yung trabaho mo. Isipin mo, nagpakadalubasa ka, nagpakahirap, nag-aral, nag-train kung ano-anong ginawa mo para mataas yung posisyon. At pag mataas ka na, ilalabas mo lahat yung mga arte mo at mga vision, mga pa-late-late ka, pa-absent-absent, pa-importante, pa-baya. This is one major cause of downfall of many movie stars. Rock stars, artists, professionals. Hirap na hirap magpa-extra-extra, makilala, at pagkakilala na, pagka siya na yung bida sa pelikula, wala sa mood, hindi magsushoot. Dalawang araw na walang trabaho yung mga extra dahil wala sa mood yung star. Nagpakahirap ka magpaka-star at nung star ka na, sisirain mo yung trabaho mo. And we are surrounded by many people na ganyan ang nangyari sa buhay nila. Many achievers just become complacent. Kaya kuminsan yung mga artists, mga painters,
hindi sila natutuwa doon sa kapwa nila artist na sobrang sumikat doing a certain style or a certain genre of work na na-commercialize na kasi mabili. Maraming bumibili ng mga babaeng korting tatsulok ang ulo, halimbawa. So, si artist na umimbento ng tatsulok na ulo, lahat na ng ginagawa niya, tatsulok na ulo kasi mabenta. Ayaw ng ibang fellow artist noon, sabi na hindi na siya nag-grow. Pinagkaperahan na lang niya yung tatsulok na ulo na yan, hindi na siya nag-grow to a higher artistry. Ibig sabihin, the artist had become complacent, commercialized, and therefore the artist prostituted his art. So, dapat nag-grow ka. Singer ka, dapat dumadami ang alam mong kanta, nag-i-improve yung range mo, mas gumaganda yung rendition. Hindi yung singer ka na, tapos ngayon, sintunado ka pa, hindi mo pa sa ulo dahil lasing ka kagabi, bangag ka, hindi ka na ngayon makakanta sa concert mo. Mamaya, nilalangaw ka na, you destroy yourself. Many people are like that. They become popular, they become rich, and they are able to afford drugs and alcohol and all kinds of vices, and then they begin to self-destruct. Kung binibigyan ka ng profession mo ng kahit konti malang dangal, nagkakaroon ng recognition, pinagkakakitaan mo, lalo lumalaki yon, lalo mong mahalin ang trabaho mo. Hindi panahon para ilabas yung arte. Pagka yung kumpanya lumalaki, lalo mong mahalin, hindi hingi ka na nanghingi ng kung ano-ano mga impossible demands to the point na mag-welga na kayo, nagsara na yung kumpanya, lahat kayo nawalan. Kailangan minamahal mo yan. Kahit hindi kong may-ari ng kumpanya, dahil doon ka nabubuhay, doon ka nagtatrabaho, doon ka kumukuha ng kinakain mo at ipinapakain sa mga mahal mo sa buhay, may malasakit ka. Tumutuloy yung gripo, isasara mo. O kung ayaw niyang sumara, tatawagin mo yung tubero, hindi hahayaan mo lang, total, hindi mo ikaw magbabayad. Siyempre, habang nagkakagasos yung kumpanya, lumiliit ang tubo, lumiliit din ang bonus mo at the end of the year. May kinalaman sa buhay mo yun. Mga nasasayang na kuryente, nasasayang na supplies, kailangang mahalin mo kasi doon ka kumukuha na ikakabuhay. Some people, when they become very successful, forget to love their work, their craft, and their career. They become negligent. Sometimes they become overconfident. Or they become unkind just because they could. And many become unprofessional after many years of hardship, hard work. Now that you have a name, now that you have a specialty, you become unprofessional. And worse, you become inferior to your past. Yung mas maganda pa yung trabaho mo nun kesa ngayon, inferior ka ngayon kesa sa ikaw nung kahapon, hindi asenso yon atras. Don't be proud. We brought nothing into the world. We cannot take anything out of the world. Lahat ng talent natin, hindi naman tayo gumawa, Diyos lang ang nagbigay. Kung nakarating man tayo sa mataas, malaki, magandang lugar sa buhay, dahil lang maraming nagtulong-tulong para tayo, iangat. Whether they were very conscious of it or not, whether you are conscious of it or not, tinulungan ka lang. Hindi naman lahat ang tagumpay, kasi magaling eh. Kasi maraming tumulong. Kasi na-bless. So do not be proud. Especially if your name becomes big, if you become popular, if you become rich, don't be proud. Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. So pagka meron ng pride na pumasok, nagmamataas ka na, ang kasunod na nun, pagbagsak. Why? Because the universe runs in perfect balance. Ang mataas, ibinababa. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. May mga manggagawa kasi pagka medyo sa ulo na nila yung trabaho nila, gumagaling na sila, marami na silang kakontak, marami na silang kaibigan, lumalaki yung mga ulo. Akala mo mga konsino na, pati mga supervisor, sinusuwag-suwag. Marami ng demands. But you always ask yourself this, are you really worth the salary, the increase, the share that you want? O baka akala mo lang. Akala nung iba ko, manalagay sila sa isang magandang lugar na dumadaan yung lahat ng blessing doon, eh, kaya nabibless dahil nandun sila. Hindi nila nare-realize, kaya sila nabibless kasi nandun sila. Stay in your proper place and do not sacrifice your livelihood for your ego, for your fixes, for your indulgence. Marami mga trabaho na sa sacrifice.
Dahil sa ego. Dahil sa yabang. Dahil sa pagmamalabis. Gumagamit ang mga official vehicles na for official use only, tapos gagamitin sa mga private lakad. Abuse. Yung may mga binibigyan ng representation allowance para pakainin mo kumisan yung mga client para sa inyo siya bumili o kayo tangkilikin, ang resibo lang 1,000 pesos, lalagyan ng isa pang isang one, nagiging 11,000. No? Kickback na. But you are killing the very cow whose milk you drink. Kung talagang magaling na magaling ka at marami kang nadadalang income sa isang hanap buhay, you can always go to your higher up and say, you are aware that I'm contributing so much to this work, so would you give me a raise? But do it nicely, decently, and correctly, not by stealing from the company. Nasasacrifice ko minsan yung mga trabaho natin dahil sa mga yabang. No? So do not be needlessly absent, as we have already mentioned. Do not neglect your work just to prove that you could and just because you could. Pag magaling kang technician, tapos hindi mo na ginagalingan yung trabaho mo, di hindi ka na magaling, next time may mas magaling na sa'yo, pwera ka na. Do not swell in the head. Do not be boastful or proud. Especially when you know that you're needed. Tapos ilalabas mo na lahat ang arte mo kasi kailangan ka. Pero pag talagang inilabas mo yung arte mo, maiinis yung mga tao, papatunayan nila sa'yo na mabubuhay sila nang wala ka. This planet ran perfectly well before you were born. It will run well after you die. You better correctly place yourself and do not think of yourself more highly than you ought. At sabi po sa Ecclesiastes 10:4, if a ruler's or a boss's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. So be calm, especially when people who deal with you, mga people na galit, people na mainit ang ulo, people na maaring merong moods, eh may kapangyarihan, they have power over you, better be calm. Hindi yung sasabayan mo rin dahil pride mo, yung ego mo, nakanti, nasaling, at makikipag-away ka na. Anong mapapala mo makipag-away sa nakakataas sa'yo? Babangga ka sa pader. Pero yung iba, pikit mata, foolishly bumabangga sa pader dahil yung pride. Yan, hindi ko ba tatanggap yan, ganyan-ganyan. Pero mamaya, magugutom ka. Ganun talaga eh. May hierarchy. Laging may nakakataas sa'yo, at meron naman kadalasang natataasan mo rin. So, igalang yung ganun mga order of things. Isa sa mga pinakatahimik na paraan ng pumumuhay, lumagay ka sa lugar. Kung ano yung correct place mo sa mundo, doon ka lumagay para hindi magulo. Orchid ka, lumagay ka sa init ng araw, dinaluoy ka. Water lily ka, nagpunta ka sa buhangin ng disyerto, naluoy ka. Cactus ka, pumunta ka naman sa matubig, edi nalunod ka, namatay ka rin. Dapat nasa tama mo ikaw lugar. So whenever there's a situation, say, what is my correct place here? And you position yourself correctly. How do you act when you could get away with bad behavior? How do you? Kung kaya mong sigawan ng isang nakaranggo ay mas mababa sa'yo, sisigawan mo na nga ba? Kung kaya mong magwala dahil ikaw yung manager, mataas ang posisyon mo, dahil tatay ka, dahil ikaw yung breadwinner, o dahil meron kang kung ano man ay pinagmamalaki, gagawin mo nga ba? Dahil wala nang sisita sa'yo kasi mas mataas yung posisyon mo, talaga bang pwede ka nang laging absent or late? Talaga bang pwede ka na magpakita ng magaspang na ugali? Will you be rude and display bad manners? Will you be inconsiderate and unkind to people? Will you be abusive? This is a good measurement of the real you. Ang tunay na ikaw, eh kung kailan may kapangyarihan ka, with very little or no accountability, and you have the authority and the power to do what you like, doon lalabas ang tunay na ikaw. So the courtesy that you give to the lesser person is real courtesy. Kasi kung courteous ka sa boss mo, sa mas mayaman, sa mas makapangyarihan, eh dapat lang, baka may kailangan ka doon. Baka takot ka doon. Baka kaya kanyang sirain o buuin. So courteous ka. Pero kung magalang ka doon sa taong mas mababa ang rango sa'yo, taong walang kapangyarihan para maapektuhan ang buhay mo, so magalang ka pa rin, ikaw yun. Yun ang totoo. So sino ang totoo sa atin?
Yung mga yumayabang, nawawalan ng paggalang dahil kaya nila, doon lang sila nakakapanalamin, nakikita nila what is real about them. So don't let power corrupt you. Don't let authority, don't let success, don't let celebrity destroy your godly image. The more responsible you should be when you are a person of responsibility. At dahil merong repercussions sa mga nanonood sa atin ang mga ginagawa natin, mas mainam na mas mataas ang rango mo, mas tama ang kilos. Mas tama ang ginagawa sa buhay dahil pinamamarisan tayo ng iba. Pagka umaabuso na tayo, you know, the next, you will fail. You will fall. Because the Bible says, a haughty spirit comes before a fall. What else do you do? Paano mo mamahalin yung posisyon mo, pakikitungo mo sa mga kapwa mo? Do not hurt, do not offend or alienate workmates, clients or helpers, especially your benefactors. Do not alienate your husband, your wife, your parents, your in-laws. Because whatever success you have in life is always a team effort. Nobody succeeds alone. We always need help. Sabi nga nila, people need help at the beginning and at the end. Pag nasa gitna ka na, na medyo independent ka na, kaya mo na, nakakalimutan mo na that you got there because some people helped you. But you must remember that if you should fall, when you go down, you will still need help. Sabi nga nila, yun daw mga dinaanan mo pag akyat mo, yun din ang dadaanan mo pag bababa ka na. So be nice to them. Dahil madadaanan mo uli sila kung babagsak ka. So, dapat ang tao laging inaalala na, I am not really going to take security in my position, in my wealth, even in my health, because nothing is permanent in life. Your fortune could change overnight. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Tingnan nyo ito, sa workplace, sa social situation, sa pamilya, sa bahay, sino talaga yung malalim ang mga sama ng loob nyo? Di ba yung hindi gumalang sa inyo? Yung nanakit ng inyong kalooban, yung nang insulto, yung mga tao na binabaliwala yung nararamdaman natin, yung dangal natin, parang hindi tayo tao, yun ang nararamdaman. Hindi naman napakalalim ng sama ng loob nyo doon sa sobrang pumagod sa inyo dahil may ipinagawa, dahil nagpatulong. Hindi. Ang talagang malalalim na sugat, yung mga dahil di ka nirespeto, minaliit ka, ininsulto ka. Kaya nga iba, nagdidilim ang paningin eh. Di ba sinasaksak bigla yung amo ng ice pick? Dahil pinagmumura siya. Yung mga tayo naman, mababait ng mga tao eh. Kahit na pagurin mo yung mga tao, kahit na kumisa na aabuso na, huwag mo lang sasaktan ang damdamin. Huwag mo lang sasalingin yung amor propyo. Huwag na huwag kayong mangiinsulto ng kapwa. Manghihiya. Kasi marami sa mga tao, pag napapahiya, nagdidilim ang paningin. At maraming napapatay dahil lang ganun, napahiya yung pumatay sa kanila. Nagdilim ang isip, gumante. Never. Kita nyo sa mga karaoke bar, nagsasaksakan, nagpapatayan dahil napahiya. Dahil pinagtatawanan yung sintunadong kanta. So binaril niya bigla yung nagtawa. Ang dami na nun, nababasa niya sa mga dyaryo. Yung alam niyo yung mga kargador, yung mga trabaho doon, na biglang bakit nila hinampas ng pala yung amo nila? Kasi minaliit yung pagkatao nila. Pero kahit pagtrabuhin niyo yung magdamag, pakiusapan mo lang, medyo nakaiinis yan, medyo hindi kikipo, pero hindi ka naman niya papatoyin. Pero subukan mong insultuhin siya. It's a great mistake to insult people. Show proper respect to everyone. Say please, say thank you, say excuse me, say I'm sorry, and appreciate. Do not criticize, embarrass, and insult co-workers. Anong mapapala mo na may nasaktan ng damdamin, may nagtanim sa'yo ng sama ng loob, o may lihim na namuhi sa'yo? Is that the way to live? Will you be secure if you live that way? 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands. A quiet life. Yung wala kang atraso, kahit maliit na tao, kahit walang pera, kahit walang power, kaya ka pa rin niyang gawa ng masama. So bakit mga atrasuhan? Too good. And as a worker,
Multiply your efforts in your season while you could. Uso-uso ang buhay. Panapanahon, weather-weather lang, sabi nila. Di ba, pag panahon ng atis, maraming atis. Pero hindi lagi yun. Pagka panahon ng mangga, maraming mangga. Ikaw din, kapatid, may panahon. May panahon na kahit parang kahit anong gawin mo, parang successful. Therefore, doblein mo yung effort mo. May mga panahon na kahit anong itanim mo, tumutubo, namumunga. May mga panahon na usong-uso ka. Lahat gusto, ikaw ang gumawa ng bahay nila kung ikaw ay contractor. Lahat gusto sa'yo bumili ng ganito kung ikaw ay supplier. Panapanahon. At sa panahon mo, at lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng panahon, do your best. Earn the most, love the most, and save the most. Nakita niyo yung mga nagiging mga artistang limpak-limpak ang perang kinikita? Panahon nila, ang daming kinita. They earn the most, but they did not save the most. They did not invest the most. So marami namamatay ng tumatanda ng gutom. Wala rin kapera-pera. Parang hindi nagkapera ever. Kaya nahalaga yun. Sabi sa Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Sa panahon na may mga pagkain pwede silang makolekta, maipon, bago lumamig ang panahon, bago umulan, bago bumaha, na-store na nila. You've got to do that. You've got to multiply your efforts. Love your livelihood. Love your life. Hindi yung ubus-ubus biyaya, bukas, nakatunganga. That's why I always urge, especially mga young people from age 25 to 35, dapat may savings na kayo. Dapat nagsisimula na kayo mag-save. You could get mga financial plans, you could get insurances, but this is the age to save. Because when you're already 60, it's too late. Maliba na lang na malakas pa rin kayong kumita, exceptional yung career ninyo o yung kapalaran nyo sa buhay. When 70, kadalasan bumababa ng income mo kung may natira pa. Merong exemptions, patuloy sila. After their dying day, they're prosperous and productive. Pero pag bata ka, samantalahin mo yan. Make the most. Hindi inuubos ang pera sa mga kabalbalan, sa mga kung ano-anong mga gadgets na tatlong linggo lang luma na kasi may bago na naman. Kung matalino ka, kahit luma, di ba, may savings naman ako. Kasi ang ganda-ganda ng gadget mo, sa utang. Ang ganda-ganda ng gadget mo, tapos walang makain ng pamilya mo, tapos eh, yung sapatos mo, may mga ilaw, may mga gulong. Anong mapapala mo doon? Dapat tumitino ka. When you're between this age, nagsisimula ka na dapat mag-save. Why? Kasi papalapit ka na sa tanghaling tapat ng buhay. If you're going to have a lifetime of 70 years, therefore 35 is your 12 noon. 36 years old, mga 12, 15 na yon ng buhay mo ng hapon. Pag 40 ka, mga 2:30 p.m. na yon, malapit ang lumubog ang araw mo noon. So, lampas na yung katanghali ang tapat mo para ka mag-save tulad nung aunt. Save early. Love your livelihood. Do not spend more than you earn. Mga simpleng bagay na kailangang ipaalala dahil inuuso yung mga credit card, ang dali-daling umutang. At ilulubog ka nila sa utang, zero interest, babayaran mo 6 na buwan, 12 months, pero hindi mo nahahalata, dami na yun ang dami, wala ka na maibayad. Tapos, kung gano'n sila kanais habang binibenta sa iyong credit card, gano'n sila kalupit pag naniningil na. Pag nakabasa ka ng mga sulat ng mga naniningil, nananakot na yan. Mamaya may pumupunta na sa pinto mga nakamotorsiklo. No? Binabantayan ka doon kung lalabas ka ng bahay mo, hagisa kang lambat. Dahil hindi ka nagbabayad. May mga panakot, pasama na pasama ang language. Alam niyo yung mga nagpapautang na ganyan, nice lang sila habang client ka pa. Subukan mong pumalya ng pagbayad. Mawawalan ka na ng katahimikan, hindi ka na natitigilan. So, live within your means, like the ant, and produce a surplus. Produce more. On time. And then watch and discipline yourself. Tayo, naliligid ng maraming examples. Mga lola natin na nung tumanda, ni walang savings, ni walang kapera-pera, kung hindi pakawaan ng mga apo, ng mga anak, ipagamot, eh wala, wala talaga. But most of them, really, because they're like that because they gave their all in raising their children. So, they deserve all the attention and all the love and all the support. Pero kayo ngayon, mga kapatid, tayo,
nag-iiba ang panahon. Sobrang nag-iiba ang andar ng utak ng mga tao, ang kukote ng mga kabataan. Hindi kayo nakakatiyak na pagtandaan nyo, ganun pa rin ang uso. Naalagaan ka ng mga anak mo at mga apo mo. Kaya kailangan matalino ka. Kailangan mag-save ka. And I'm talking to the new generation, yung mga above 60 medyo, hindi na kayo yon. Okay? At dapat na natin silang mahalin talaga dahil you know, yun ang generation na usong-usong lahat ibinibigay sa anak talaga. Walang itinitira sa sarili. So dapat talaga natin silang suportahan. But you young people, newly married, mga young professionals, the world is changing very quickly. You have to be wise and you have to take care of your retirement. Now, this early, dapat yung ilagay na yan sa utak nyo ngayon pa dahil lumilipas ang panahon. And of course, how do you love your work? Keep improving. Magaling na nanay ka na noon, better na nanay ka pa ngayon. Magaling na trabahador ka noon, better ka pa ngayon. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. We are becoming more and more like Jesus now. Of course, it has an original context, but the universal message is the same. We must keep improving in our spirituality, in our profession, in our social life, in our skills. Then renew, reinvent, and refresh yourself. Learn, relearn. Nakikita niyo siguro sa workplace. Lahat kayo nagsimula sa position 1. Then lahat kayo umakyat sa position 2. Then yung isa sa inyo, biglang umalis, nag-seminar, nag-aral, nagkaroon special studies. Pagbalik niya, position 7 na, kayo nasa position 4. At nainis kayo, dahil sabay lang kayo, so, nagsimula, ba't ang layo na niya? Kasi nirenew niya yung sarili, nireinvent. Dinagdaga ng skill, dinagdaga ng alam. Therefore, tumaas ang value. You have to keep improving your value. 1 Corinthians 13:11, when we were children, we thought and reasoned as children. But when we grew up, we quit our childish ways. The moral lesson is, grow up. Even in your profession, even in your ministry, grow up. Love your livelihood. God loves a good worker. God loves work. And when you work, you are side by side with God, who is the author of work. Whatever career you have, love it. If you want to change it, change it. But until after you have changed it, love it. Yung hindi mo kayang palitan, mahalin mo muna. Dahil nadodoble ang kalugihan mo kung may ginagawa ka tapos hindi mo pa gusto, hindi mo pa mahal, hindi ka pa nag-enjoy. You know, you can have what you want or you can want what you have. It will determine if you're going to be happy or not. Love your career. Love your role in life. It's a privilege. Buti nga may papel ka. Buti nga may lugar para sa'yo. Buti nga kailangan ka. Isasin mo, ako na naman. Buti nga kailangan ka eh. Mas mahirap yun. Ini-ignore ka. Yung dumating ka at umalis, hindi nararamdaman. Mas mahirap yun. Pasalamat tayo mga kapatid kung kailangan tayo ng kapwa, kailangan tayo ng pamilya natin, kailangan tayo sa organization. Kasi kung hindi ka kailangan at walang nangangailangan sa'yo, you will feel very bad. And you will feel low. Serve God in whatever capacity. Whatever your assignment is right now, that is your assignment from heaven. Do it well. And if God wants to promote you, God likes to transfer you, He will. He can. But first, please God. Sabi sa Ecclesiastes, whatever your hands find to do, do it well. Do it. Because when you die, you won't have to do it anymore. Sandali ka lang mabuhay, samantalahin mo dapat. Give the most, enjoy the most in life. Love your work. Love your role. Dear God, we thank you that you give us roles in life. Hindi kami nag-iisang palutang-lutang sa kawalan. May nangangailangan sa amin. May papel kami. May mga duty kami. Turuan mo kami laging ma-appreciate ito. Hindi kami magreklamo. Kundi hanapin namin kung anong saya na ibinibigay nito, anong kahulugan, at makinabang din kami sa mga bunga ng mga pagpapagal namin. Turuan mo kami, Lord, to appreciate our work, to appreciate our co-workers, to appreciate strict supervisors who are loyal to the company and to the company goals. Turuan mo kami, Lord, na makita yung papel namin in relationship with all the other people around us, so that we will see ourselves as members of a team. Turuan mo rin kami, Lord, to be nourishing to people who are under our authority. Official authority man yun, corporate authority,
or family authority. Teach us to be nourishing because you nourish us. At patawarin mo kami, Panginoon, kung sinasayang namin ang oras sa pagrereklamo, sa pagkamuhi o paggalit sa mga ginagawa namin. Teach us that if we cannot change our livelihood, that we should change our attitude. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, sumandali pa ang kahulugan nito sa buhay natin. Whether you are formal or informal workers, whether you get salaried or not, we are workers. We have roles. How else can you glorify God? And how else can you get more out of it? Lord, turuan niyo po kami para yung pang-araw-araw namin na buhay, masabi namin, indeed you are Lord.